Kapong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at samo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon na sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinihin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo, naway laging sumainyo. At sumairin. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ngayon ay muling nagkakatipon sa harap ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa kanyang pambansang Dambana dito sa Quiapo. Taglay ang iba't iba nating karanasan, kahilingan at pasasalamat at mga taong ipinagdarasal. Kasama na rin ang ating mga kalabisan at pagkukulang, idulog natin ang lahat ng ito sa Panginoon upang mapasa atin ang kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ni Jesus na iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban na ginanap ng iyong anak, ang siyang magpaging dapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay,
Malaki nga ang mapapakinabangan sa relihiyon kung ang tao'y marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya, dapat na tayong masyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang, yan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman, lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinubasob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo na po ang lahat. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila, ang itinitustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsisimba. Sa kabila ng di ho natin naintindihang panahon at sa mga pagulat ng kalikasan dahil napilitan na naman ho tayong mag-face mask dala ng ash fall. So maraming salamat at tayo ay naririto upang muling bigyang sigla at upang makita at mabasbasan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kanyang pambansang Dambana. Palakpakan po natin ang mahal na pon. Ang ating pong ebanghelyo ay kakaiba dahil masasabi ko pong sa unang pagkakataon at wala nang iba, bukod tangi, binanggit at binigyang puwang ang mga kababaihan. Kung kaya, kung atin hong bibigyang titulo ang atin hong pagbasa, Ebanghelyo, si Jesus at ang mga kababaihan, the women in the life of Jesus. The women in the life of Jesus. Sana ho, hindi sasama ang loob ng mga kalalakihan. Hindi magtatampo ang mga kalalakihan dahil kung tutusin ho, llamado, no? Panalo na ang mga kalalakihan sa buhay ni Jesus. 12 apostol ang tinawag niya, nakasakasama niya kung saan-saan, at minarapat din ng Panginoon na sa pagtanggap niya at pagbuo ng mga kalalakihang tinawag niyang mga apostol, 12 sila, may puwang pa rin at may lugar pa rin sa piling nila ang mga kababaihan. Bakit po ba ito natin bibigyang pansin? Kasi po sa kultura ng mga Hudyo, women were considered to be second-class citizens. Para hong United States, ano? Parang pag tayo nag-a-apply ng citizenship or whatever sa embassy, no? Second-class citizen ang mga kababaihan. Kaya mapapansin nun ninyo, bakit sa 12 apostol na tinawag ng Panginoon, walang babae? Was it a society honoring only men? Well, sabi ho nila, ganyan daw ho, no? Masochistic, no? Well, hindi ho natin masabi. It may be culturally conditioned. Kasi yun ang nakasanayan. Ngunit kung tutusin, binago at binasag ng Panginoon ang nakasanayan sa pagbibigay kahalagahan sa mga kababaihan. Kaya kung meron hong dapat na ebanghelyong malapit na malapit sa puso ng mga kababaihan, ito hong ebanghelyo natin ngayon mula kay San Lucas, kabanatang 8, talatang 1 hanggang 13. Luke 8, 1-3. Huwag ko kakalimutan na 8-1-3. Tayaan kaya ninyo para hindi malimutan. Baka humanalo, no? Joke lang ho, ha? Baka sabihin, si Father, hinihikayat pa tayong magsugal. Hindi ho. Para lang huwag malimutan, no?
Lucas, Kabanatang 8, Talatang 1 hanggang 3, kung saan narinig natin na binigyang puwang at kahalagahan ng Panginoon ang kababaihan sa kanyang misyon. Na ang kanyang pagliligtas at gawain ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa tulong ng mga kalalakihan, kundi sa tulong din ng mga kababaihan. In fact, ito nga hong si Maria Magdalena na nabanggit, isa sa mga kababaihang biniyayaan ng Panginoon. Ang sabi, 7 demonyo ang pinalaya sa kanya at bilang pagtanaw niya ng utang na loob sa mahal na poon, matapos siyang pagalingin at palayain sa lahat ng umaalipin sa kanya, siya'y nanatiling alagad ng Panginoon, hindi lamang sa ebanghelyong narinig natin ngayon, kundi si Maria Magdalena rin ang unang babaeng nakakita, natagpuan, nakatagpo ng Panginoong muling nabuhay. Karangalan ho ito ng mga kababaihan at ng mga kababaihang dating tinaguriang makasalanan na sila pa ang unang pinagpakitaan ng Panginoong muling nabuhay. Kaya ho, when we speak of Mary Magdalene, she is considered an apostle of Christ. Hindi lamang ngayon na siya ay isa sa mga, sabihin nating benefactors, sponsors, o tagapagtaguyod ng ating Panginoon sa kanilang mga pangangailangan, kundi hanggang sa kamatayan, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay ng Poong Nazareno, si Maria Magdalena, kasama ang mahal na Birheng Maria, of course, ang silang unang pinagpakitaan ng Panginoong matagumpay sa kamatayan, sa kasalanan, at sa kasamaan. Now, ano hong mensahe nito para sa atin? Palalawakin ho natin ang ating pagninilay. Sa mahal na poon, lahat tayo'y may puwang. Lahat. Hindi lang ho babae, hindi lang ho ang kalalakihan, lahat ho tayo. Meron hong nag-evolve at nabuong code or titulo sa mga hindi ho babae at lalaki. Alam nyo na, no? LGBTQ, XYZ, ewan ko na ho, ang dami na ho letter na inadinagdag. No? Hindi ko na ho masundan eh. Dati LGBT lang. And dami-dami na hong letter pang idinagdag. Nakakalito na. It only shows na kung sa kanila hong samahan, eh, welcome ang lahat. Higit lalo na sa mahal na Panginoon, Poong Nazareno, lahat tayo ay tanggap at may puwang sa Kanya. Mayaman at hindi pa yumayaman. Ayoko sabihin iba. No, hindi pa yumayaman, yayaman din. No, mayaman at hindi pa yumayaman. Darating ang panahon, yayaman tayong lahat. Babae at lalaki, may sakit o wala, mabuti't masama, lahat po tayo ay may puwang, may lugar sa mahal na Panginoong Jesus Nazareno. At sana, kung ganito kabuwa, kaluwag at kabukas ang Panginoon sa ating lahat, hindi natin iwawaglit, hindi natin ilalayo ang ating sarili sa Kanya. Siya na nga ang tumatanggap, tayo pa ba ang hindi lalapit? Alalahanin ang panyaya ng Panginoon, lumapit kayong lahat, kayong nabibigatan, upang makatagpo sa akin ng kapahingahan. And when we speak of all those who are burdened and heavily laden, hindi lang naman ho kalalakihan, hindi lang naman ho kababaihan, hindi lang ang may sakit, hindi lang ang mga nahihirapan, lahat ho tayo ay may kanya-kanyang pasan. Kung kaya lahat din tayo ay makatatagpo ng lugar at puwang sa Poong Jesus Nazareno upang maibigay niya sa atin ang kapahingahan. If that is the case, kung ito ho ang katotohanan at pagtanggap ng mahal na Poon sa atin, sana ganito rin ho ang trato at pagtanggap natin sa bawat isa.
at maging sa Kanya. What do I mean by that? Unahin muna natin sa bawat isa. No. Minsan ho, sa simbahan, nagkakaroon ho tayo ng mindset na tayo lang, kami lang. Sino yan? Bagong mukha yan. Nag-abulay ba siya? Nag-donate ba yan? Dito ba yan nabinyagan? Member ba natin yan? May tendency ho tayong ganyan. Aminin, napakarami hong mandated organizations in the church. And the tendency is, we become very exclusive. Exclusive. Na tayo-tayo lang. Hindi siya kasama. Minsan nga ho, pag ako nag-browse, nag-i-stroll sa internet, ako ay nalulungkot. Kasi sabi ko, bakit sa pagpo-post ng ilan sa picture nila, kasama ang ilan, isipin ho natin yung ibang hindi kasama, ano ang iisipin nila? Sila na naman, sila lang ba? Di ko alam if I make sense. Kasi ho, baka tayo hindi aware na sa atin hong paggamit ng internet, we have the tendency to isolate others. Tatagalogin ko na ho, baka ho sa ating paggamit ng gadget, internet connections and all of these things, inihihiwalay natin at ini-echa puwera natin ang iba na tayo lang ang magkakasama, tayo lang ang karapat-dapat imbitahin, tayo lang ang magkakagrupo. Yan ho ang napakasakit na katotohanan na pwede hong makasira ng katawan ni Kristo. Ang Poong Jesus Nazareno ay nagkatawang tao para sa lahat. Mayaman at hindi pa yumayaman, may sakit at may malgandang pangangatawan, kalusugan, bata at matanda, Hudyo at hindi Hudyo, makasalanan at matuwid. Siya'y nagkatawang tao at naparito para sa lahat, para sa ating lahat. Kung ang pagparito niya ay para sa ating lahat, sana ho'y wala rin tayong ihihiwalay at walang itatangi. Baka ho masaktan ng iba. Alalahanin ho natin the golden rule, ang gininto ang aral. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Baka ho sa ating pagsasama-sama, dumating ang panahon, bakit sila lang? Tayo hindi nakabilang, hindi na naalaala. Ikalawa, nabanggit ko po na sana sa pagninilay natin sa ebanghelyong ito, matanggap din natin ang mahiwagang pakikitungo ng Diyos sa atin. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi sa lahat ng oras ay pagsang-ayon ang tugon ng Poon sa ating mga kahilingan at pakiusap. May mga pagkakataong ang Diyos ay tahimik. Naranasan ho na niyo yun? Ang Diyos ay tahimik. God is silent. Sabi ho na iba, para akong nagdasal sa hangin. My prayers fell on deaf ears. Nagdasal ako sa bingi. Walang sagot. Ang tagal-tagal ko nang naninikluhod, hanggang ngayon walang sagot. Kaya yung iba ho, tumalikod na. Hindi makapaghintay. May lakad. Nagmamadali. Apurado. Hindi makapaghintay. E napakahalaga ho ng elemento ng paghihintay sa pananampalataya. Ang taong umaasa, marunong maghintay. Dahil ang dalawang ito, umaasa at naghihintay, ay tatak ng taong may malalim na pananalig at pananampalataya. Na darating ang panahon, ang Panginoon ay mangungusap,
ang Panginoon ay kikilos, ang Panginoon ay magpaparamdam. Ako ba'y masigasig lang sa pamiminto sa Kanya dahil hindi ko pa hinihingi, ibinigay na? E paano kung maraming pagkakataon na ang tagal-tagal ko nang hinihingi, hanggang ngayon, wala pa? Ako pa ba ang magiging mapili? Na ako'y mananampalataya lang dahil patuloy niyang ibinibigay at sinasagot ang aking mga kahilingan. Paano na lang kung ang Diyos ay tahimik? Kaya ko pa rin bang maniwala? Nawa sa atin hong pagdiriwang ng banal na misa, lahat ho tayo'y nakapapasok dito sa pambansang dambana ng Poong Nazareno. Walang pinipili, walang tinatangi. No one is excluded. Lahat welcome. Sana ho, ito rin ang ating maging pananaw at tibay ng pananampalataya. Natatanggapin ko ang lahat ng pakikitungo ng Panginoon sa akin. Makitungo man siyang tahimik, makitungo man siyang masigasig na agad ibinibigay ang aking kahilingan, makitungo man siyang hindi ang sagot, pagtanggi ang tugon sa aking mga pangangailangan, ako'y mananatiling naglilingkod sa piling niya. Ito ho ang ginawa ng mga kababaihan. Matapos silang pagalingin at biyayaan ng Panginoong Hesus, nanatili sila sa piling niya at ng mga alagad. At hindi lang basta nanatili, ginamit nila ang lahat nilang ari-arian upang ipangtustos sa pangangailangan ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Isa pa ho ito sa dapat nating pagnilayan. Ako ba'y laging kabig na lang ng kabig, Lord? Ako na lang ba ang hihingi ng hihingi? Tanungin din natin ang ating sarili, ano na ba ang ibinigay ko sa Kanya? Ano na ba ang isinakripisyo ko para sa Kanya? Ano na ba ang bukas loob kong ibinigay para sa Kanya? Marami hong pagpapaunlak na ginawa sa atin ng mahal na Poon. At nawa sa Kanyang kabutihang hindi matatawaran at di mabibilang, ito rin ang mag-uudyok sa atin upang walang sawa siyang paglingkuran. Nang may kasiyahan, kasama ang iba hanggang katapusan. Amen. Magsitayin na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan
angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, Ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Pagdasal po natin ang lahat ng mga guro, veterinarian at mga accountants na magbo-board exam sa mga susunod na araw. Kasama rin ang lahat ng mga bar examinees sa ika-apat at huling linggo ng kanilang pagsusulit. Para sa tagumpay nilang lahat, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Basbasan mo rin po ang pinapangarap ng mga naghahanap trabaho, ang lahat ng mga lumayo upang makipagsapalaran sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga naglalakbay, ang mga may sakit, nawa ang lahat nilang dalangin ay iyong bigyang pansin, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ipagkaloob mo rin, Panginoon, ang kaligtasan sa lahat sa aming apektado ng kalikasan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. At para sa lahat ng mga kababaihang nagpasyang maglingkod sa Diyos at sa simbahan, naway maisantabi nila ang anumang di pagkakasundo, alitan, at mapuno nawa sila ng wagas na hangaring maglingkod sa Diyos at sa pamena ng simbahan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, ipagkatiwala po natin sa Poon lahat nating mga kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, ibinigay mo sa amin si Jesus, ang mahal na Poong Jesus Nazareno, upang maging tulay at daan na maglalapit sa amin sa iyo. Pakinggan mo po ang kanyang mga panalangin para sa amin, at kami nawa ay iyong basbasan na matulad at sumunod sa kanyang adhikain. Hinihiling namin ito sa ngalan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo.
Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Jesus. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin." Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sapus mo at pagkabuhay, kami inubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, Tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma.
ni Jose na aming arsobispo dito sa Maynila at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni Santo Padre Pio, ni Santa Maria Magdalena, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayong lahat ay binigyang puwang ng Panginoon sa Kanyang kaharian. At tayong lahat ay tinuturing niyang kapatid, anak din ng Kanyang Amang makapangyarihan. Kaya't samahan natin si Jesus ang puon sa pagkilala sa Diyos na Ama nating lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pag patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na ihadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ang kapayapaang kanyang ibinigay ay para sa ating lahat. Kaya't huwag nating kontrahin ng Diyos, ating ihatid din
ito at tanggapin sa iba. Kakilala, kabati, kasundo, kaaway, pagsaluhan nating lahat ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, minarapat niyang maging tinapay at pinagpirapiraso para sa ating lahat. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y lalapit at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at tugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iniwalay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y igaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno,
Salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadaram ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa lahat ng masama, awaan niyo po kami, umaasa. Oh, Jesus, Nazareno, patnubayin niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay ka'y kasama ko. Ang sampo at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Marami po ang magbo-board exams nitong katapusan ng buwan. Meron hong isang very biblical expression, the best things come at the last. The best things come at the last. Ito ho'y inspired by the wedding at Cana. Kaya ipagdasal ho natin ang lahat ng bar examinees, lahat ng mga guro, veterinarian at accountant na magbo-board exams sa mga huling araw ng buwan ng Setyembre. Bukas po ay kapistahan ni Santo Padre Pio ng Pretchelsina
Siya po ay napakamahimalain, stigmatis, tinanggap ang mga sugat ng Poong Nazareno mismo sa kanyang katawan, katangi-tangi. Maliban kay San Francisco, siya po ay nagtataglay ng mga buhay na sugat ng Poong Jesus Nazareno. Hinihikayat po tayo na magsimba sa kapistahan niya bukas ni Santo Padre Pio ng Pretchelsina. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Atin pong tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang larawan, mga pangalan at mga intensyon ng lahat ng mga di makasimba dulot ng iba't ibang kadahilanan. Basbasan po ninyo maging ang kanilang mga daladalang imahen at dasalan. At nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at manatiling tapat sa Poong Jesus Nazareno hanggang wakas. Salamat sa Diyos. Diyos. Sabay-sabay po natin awitin ang himno sa Poong Nazareno. O Padre Jesus Nazareno, sinasama ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.